Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Isang malaking karangalan po na andito po kayo ngayon sa ating munting YouTube channel, ang Pangabuhi TV. So isang panibagong yugto na naman po ng aming buhay construction ang inyong matutunghayan. Isang panibagong kaalaman na naman ang inyong matututunan sa video na gagawin natin ngayon. So bago po ang lahat mga kabuhi, intruhan muna natin. So ayan po mga kabuhi, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. I-update ko muna kayo sa mga kaganapan natin dito ngayong araw mga kabuhi. So yung kuipan po natin dito mga kabuhi, nabuhusan na rin. So nalagyan na rin ang abang yung tubig natin papunta dun. Magkakaroon po tayo ng tanke dito mga kabuhi. Tapos dalawang partition, may filter siya. So magkakaroon ng tubig po dito. Pinaka-overflow niya dyan mapupunta. So filtered po yung tubig na mapupunta rito sa kuipan natin. Dito inaayos nila yung mga lupa natin. Pinapantay na po. Paano yan at papabalik natin dito. So yung libelasyon po kasi yung lupa natin na dito po, yan. So babalik natin yung lupa na yan dyan. So bali magkakaroon pa tayo ng isang step dito mga kabuhi. Ayan, so yan, landscape na po yan sa baba. Ayan po, itampod natin itong lupa para hindi malagas ng ulan kapag umulan na malakas. Ayan. So yung tanke natin ng tubig dito na sa taas ng mga kabuhi, yun yung magiging tanke natin. So ayan po mga kabuhi, kung mapapansin nyo po, nalagay na natin yung step na ginawa ni Uncle Ote, yung nakaprikas po ng parang araw. Ayan. So tinampered natin yung lupa, lalagay na lang ng Carabao grass yung part na yun ng lupa, hindi kaya ay Bermuda damo. Pero bukas palagyan na lang natin ng parang yung lupa dyan, kasi sigurado pag nagulan yan, lagas lahat ng lupa dyan. So tataas lang natin ng kahit gis. Dito sa may gilid na to, palagyan natin ng log blocks pababa rito. So ayon na lang natin sa step ng hagdan, pati rin rito sa gilid para hindi bumaba yung lupa. So ginagawa ni Kuya Jim niya, pinalagyan natin ng tambol yan. So dyan po mga kapoy, ginagawa, pinaplikadaanan na rito yung lagay ng motor natin, yung tanki dun sa taas. May additional na CR dyan. So yung ginawa po ni Kuya Jimley na parlin sa katubular na hamba natin, ayan, nandiyan natin kakabit yan para matigay sa ulan. Tapos dito, okay na rin yung ceiling natin, tapos na. Ayan, sa wakas, tapos na rin. Ako. Yung may grab natin na ceiling. So yung mga flooring natin, may gawa ang maulan. So maputik. Ayan po. Maputik siya. So yung mix room dito, natapos na rin yung tiles. Ayan po. Tapos yung CR niya. Ayan. Half lang po siya. Yung bitana lang. Pintura na lang yung taas. Tapos nilagyan natin sa kaboy ng mga kaboy yung bitana niya para hindi naman masyadong madilim. Ayan. So hindi naman siya masilipan dyan kasi mataas naman siya mga kaboy. So dito open na rin yung tiles na yung kill dito. So kung mapapansin nyo lang, madumi. Kasi malakas po yung ulan dito kanina. Ayan, dito po yung panahon na naman natin. So ando na si Uncle. Ayan, sa shower area. Yung pool natin, hindi pa kasi matanggal tong scaffolding natin dito sa likod, gawa ng maulan, hindi pa ma-finish. Yung hagdan natin dito okay na rin. So andito sa loob mga kapoy, ang growing yung gawa ng hagdan natin. Ayan yung parang jeep, yung gabay. So hindi matagal pa itong ground floor natin mga kapoy. Ayan. Ayan po mga kaboy. Ayan yung CR natin ng guest room.
dito ah, magtatayo pa tayo ng scaffolding dito mga kabuhi. Ayan. Ayan. Nabaklas po natin yung scaffolding sa likod. Dito po natin yung itatayo para matapos na natin itong living area na to. Maglalagay pa tayo ng mga molding dyan sa taas. Ayan po. Sasapayan nyo na kayo dyan. So dito yung sahig natin na ongoing din yung paghahasa nito. Ayan po. So yung cabinet doon na ipinis na rin nila. Dito waiting na lang din yung flooring natin, yung laminated. Ganun din po dito mga kabuhi. Papainan na sila. Yung master bedroom na ayan. So yung dalawang saksakan natin doon na pinayos natin sa electric yan, hindi napansin, mabuti nakaupo tayo dyan sa gilid kanina, napansin natin wala sa bibil. Tapos dito po handle na lang nakulang. Nakabit na rin natin yung granite doon. Kinabira na lang natin para safety. So magkakaroon tayo ng salamin dyan na malaki para din sa gagamit sa masters. Po. So ito patay dyan. Ito yung pinipinis nila. Itong dalawa. Ngayon po. Ayong mga dito okay na rin dito. So kung magkakaroon man ng retouching bag nag-final na. Ayan. Yung salamin ni Boss Arnold for sealant na lang. Taas na haasain na lang itong hagdan ang bumunga ko rin. Ayan. So dito magkakaroon pa tayo ng kahoy na isa, yung last tip niya. Ayan. Yung console table natin dito nanagyan na rin natin ng granite to. So, nabira na lang natin. Yung granite na pinatapas natin dun sa baba para yun dun. Yan, sa area na yan. Dito ongoing na rin yung painting. So, kailangan na natin madalhin to. Yan. Babaguhin pa po natin yung kulay ng gutter na yung mga kabuhi. Ayan. Tapos yung PVC na yan, kukulayan na rin yan. Yan po. So ongoing yung painting dito sa roof deck. Yung counter doon nakabit na rin natin. Kakaroon lang ng kwansi Kuya Kadyo dito. Yung repair ng ceiling. Ayan. So pag natapos siya dyan, tutulong na naman siya doon sa baba, sa carpentry natin. Magpapabricate sila ng mga cabinet. Ayan po yung ginawa niya, yung mirror backing niya, yung pinakita natin sa inyo. Ayan po. So dito rin mga kaboy, painting na lang din. Ayan. Ayan po, ito sa likod. At tapos tong likod mga kaboy, pag hindi maulan, ayan, yung mga tubo dyan na gagamitin natin dun sa loob, sa living. Ayan po,
Yan yung process natin na bakal, binanot ng kahoy na daw yan mga kabot. So, medyo matagal yung proseso niyan kasi ang daming mga nakakanto. Ayan. Tapos yung nakikita nyo na yan, gaya ng sinabi natin nung una, gagawin din kahoy na daw yan. So, ipipake na lang. Bahala na yung pintor natin dyan, yung master pintor natin na si Kuya Ato. So, baba muna tayo mga kaboy. So, yung gate natin mga kaboy, hindi pa bumalik yung subcontractor niyan. So, kung Monday na hindi pa siya makabalik, tayo na lang ang titira niyan mga kaboy. Okay, sa hintayin pa natin. May sakit kasi yun. So, dito sa labas, okay na yung mga molding natin dito. So, dyan na lang sa taas niyan. Mag-fabricate pa tayo. So, kundi na lang din. Yung taas ng kanopi na yan. Yung ilalim pala ng kanopi na yan. May molding pa tayo dyan. So, kunting tais na lang mga kaboy. Matatapos din tayo. Sana hindi tayo agad malipat sa ibang project. Para ma-share po natin sa inyo yung finish talaga nito mga kaboy. Ayan. So, sa ngayon araw po mga kaboy, yan lang po muna. Isang malaking karangalan po na andito po kayo sa ating munting YouTube channel. So kung nagustuhan nyo po itong video na ginawa natin, ang pag-share sa inyo ng update dito sa ginagawa nating project, like and subscribe na lang po. Tsaka pa-share. Tsaka kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po para maging updated kayo sa mga video na gagawin natin mga kabuhi. So yan lang po muna. Maraming salamat po sa panonood at walang sawang pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyong lahat.